Isaac Bisaya sa founder. Okay. Nagamit mo yung dictionary nga Bisaya. Kung gigamit ang gitawag nga English Bisayan Dictionary. Mano siya? Makita man ninyo? Okay? Akong basahon ang word nga founder diri. Sa Bisaya, era, founder, tagakaplag, magkakaplag. Iyan mga kapatid, huling-huli dito si Pastor Chris Bacalaris ng Seventh-day Adventist. Meron siyang ginamit na diksyonaryo, may iniwasan niya. Tinanong siya ni Father Darwin Gitgano, Cebuano kasi ito sa talakayan nila. Tinanong siya ni Father Darwin Gitgano, ano ba ang tamang Cebuano na salita sa founder? At ayon sa kanya na ang salitang founder ibig sabihin tagasumpong. Pinakita pa niya yung dictionary na gamit niya. Pero yung dalawang nasa dictionary, yung binasa niya, ang pinakauna iniwasan niya. May exact Bisaya sa founder. Okay. Nagamit mo yung dictionary nga Bisaya. Kung gigamit ang gitawag nga English Bisaya dictionary. Mano siya? Makita man ninyo? Okay? Akong basahon ang word nga founder diri. Sa Bisaya, era. Ito, pakita natin founder, malaki ha. Oh, ito, iniwasan niya. Tagakaplag. O, founder na, iniwasan niya ang nakasulat, founder, tagapagtatag. May Bisaya sa founder. Okay. Nagamit mo yung dictionary nga Bisaya. Kung gigamit ang gitawag nga English Bisaya dictionary. Mano siya? Makita man ninyo? Okay? Akong basahon ang word nga founder diri. Sa Bisaya, era, founder? Yun, no? Tagakaplag. Tagapagtatag. Magtutukod. Iniwasan dito ni Pastor Bacalaris para di siya mapahiya. Kunwari, akala niya, manatiling itago niya yan. Ganon talaga ang mga pastor sa iba't ibang sikta. Alam mo, ang mga Seventh-day Adventist, nagbago na sila. Di na sila tatanggap ng debate na merong affirmative and negative. Gusto nila yung debate na walang paksa. At gusto nga nila walang moderator. Pero yung sa debate nila ni Father Darwin, may moderator. Eh imagine ha, eto, ginamit pa ni Bacalaris diksyonaryo, Seventh-day Adventist pastora, ginamit niya diksyonaryo dahil, una, mahirap kasi nilang pasinungalingan na ang simbahang Seventh-day Adventist tatag nila ni Ellen Goldwhite. Nauna na itong tinantalakay ni Bacalaris. Mga founder, amo, dili na mo ipanghimakak. Kaya naman mo na sa mga libro, nasa Signs of the Times, na ang word nga founder, ang founder is Ellen G. White, si James White, si Joseph Bates. Yun ang mga founders ng Seventh-day Adventist. Di daw umano niya pasinungalingan na ang tagapagtatag founders ay sila si Ellen Goldwhite, sila si James White, sino pa? Mga founder, amo, dili na mo ipanghimakak. Kaya naman mo na sa mga libro, nasa Signs of the Times, na ang word nga founder, ang founder is Ellen G. White, si James White, si Joseph Bates. Oh, yun ang founders ng Seventh-day Adventist. Kaya dito pa lang, inaamin na nila na ang Seventh-day Adventist tulad sa iba't ibang sikta, tatag lang ng tao. Juicy Balibay. Ano to? Balibay? Oh no, bro Wendell. Good afternoon. Shopping
for food. Catch you later. Ah, okay. So, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, tuloy natin, ha? Imagine. Ang ginamit niyang diksyonaryo, ha? Na may mabasang ang salita, Cebuano kasi, English Cebuano diksyonaryo, ang kauna-unahang bahagi sa diksyonaryo, ipakita natin, founder, nandyan. Magtutukod. Sa Tagalog, tagapagtatag. Yun ang iniwasan niya. May exact Bisaya sa founder. Okay. Nagamit mo yung dictionary na Bisaya. Kung gigamit ang gitawag na English Bisaya dictionary. Maris siya, kita mo ninyo. Okay? At mabasahon ang word na founder diri. Sa Bisaya, kira, founder? Pinalaki natin. Tagataplag. Oh, so, tagasumpong daw. Ang magtutukod, ang tagapagtatag, iniwasan ni Bacalares. Nako, ha? Pero, sadali lang, may nagtanong dito si Christy Concepcion. Siya, Roger, as kulang. Ang imahe ba sa Divine Mercy, kung aalis ka sa bahay, tama ba na humarap ka at sabihing aalis na po ako, Panginoon? Tapos, pagdating sa bahay, kausapin mo na nandito na po ako. Kung walang superstitious beliefs na kaugnay yan, kung ginamit niyo according to the intentions of the church, wala namang mali yan, no? Dahil ang Divine Mercy image ay naglalarawan sa ating Panginoong Jesucristo mismo na may Divine Mercy para sa kaligtasan nating lahat. Okay, si Leslie Valdez, Goody, Bro Windel, si Kapugi and Sons TV, si Salvi Santiago, at Elien Gabales, si Flora Afunsi, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay, si Oliver Ponce, hello bro, George Bautista Untong. Okay. Yon na huli dito si Pastor Bacalares. At ipagpatuloy din natin, sandali, si Christian Sobron, watching from Dagatan, Caloocan City. Si Rinaldo Ramos Sr., good afternoon bro Windel. Ang Santo Niño po ba na official at aprobado ng Simbahang Katoliko ayon bang naka-intron sa Basilica Señor del Santo Niño? Aprobado yan, pero isa lang yan sa apat na aprobado sa simbahan. Basta, ito ang ipinagbabawal ng simbahan na imahe na umano'y Santo Niño. Ano yan? Santo Niño Palaboy, yung may bag at nilagyan ng barya. Pampaswerte daw yan. O, yun, bawal yan. Ha? Santo Niño Palaboy na may bag, na may re. Santo Niño de la Suerte. O, meron naman siyang daang puntil at may mga pera. O, merong Santo Niño de la Negosyo. Bawal yan. No? Na mga uri ng Santo Niño, kapatid. So, kaya kailangang soko yan. Si kapatid Nimpa Canon, good afternoon bro Windel, sa Nueva Ecija, God bless. Okay, sa Cabanatuan, Nueva Ecija, oh, nakapunta na ako dyan sa Cabanatuan, kami ni Father Darwin, yung after sa paglibing ni Father Nelo, no, nagpunta kami dyan, lalo na sa libing niya. Pedro Pulinga, sa Malaybalay Bukid noon, daming Seventh-day Adventist dyan. Si kapatid na Berna Iversimal sa Las Piñas, Manila. Christy Concepcion Charot. Okay po sir, maraming salamat. At nalinawan po, God bless. Okay. So, ngayon mga kapatid, ipagpatuloy natin si Kapugi and San TV dyan sa Tandag City, Surigao del Sur. Okay. Yung tira ni naputol kasi yon. Bakit naputol yon? Dahil
nag-brown out. Yung tira ni Canonigo, na imagine ito, walang pagkakaiba ito sila ni Bacalares, no? Minamagic talaga nila yung ano ma- ang mga nakasulat. Kaya mag-ingat sa ganitong mga mangangaral. Pero ang layunin nila ay para makahikayat galing sa mga miyembro ng Katoliko na mga inosente. Si Ri Atienza, good afternoon bro Wendell, watching from Dasma, Cavite. Si Bacalares bro, need po ng back to school at mag-aral ng English. Uli, nahirapan siya simple sa tanong ni Father Darwin at hindi niya masasagot diretso. Si Jersin, watching from Australia. Hello kapatid. Kumusta sa lahat nating mga kapatid? Okay, ipagpatuloy natin ha. Si Pedro Pulinga, salamat po. Masaya ako na nag-greet mo. Ako idol at interesado ako na itatalakay mo tungkol dyan. Okay, ito ang banat ni Pastor Canonigo. So born again. Naputol ito, di natin natuloy mga kapatid dahil biglang nag-brown out. Ano ang sinasabi ng Diablo sa tuwing tinutukso niya ang ating Panginoong Hesukristo na mababasa sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9? Ito po ang sinasabi ng Diablo. Ibibigay ko sa iyo ang buong sanlibutan, ang buong daigdig, ang buong Katoliko kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Imagine, walang pagkakaiba talaga sila sa Mateo Kapitulo 4, 8, 9. Sabi daw ng Diablo, kung magpatira pa ka sa akin, ibigay ko ang buong Katoliko. Ano ang sinasabi ng Diablo sa tuwing tinutukso niya ang ating Panginoong Hesukristo na mababasa sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9? Ito po ang sinasabi ng Diablo. Ibibigay ko sa iyo ang buong sanlibutan, ang buong daigdig, ang buong Katoliko kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Okay, yun. Sandali, may nabasa ako dito kay Cal Bron, ano to? Ognop? Ognop? Oh. Good afternoon, Bro Wendell. Tama ba na dahil binigyan nating halaga ang mga hero natin sa simbahan ay ginawa nating rebulto katulad ni Dr. Jose Rizal? Ginawa ang rebulto kasi importante siya. Wala namang problema sa paggawa ng rebulto. Kahit sa mga santo, walang problema niyan. Ang ipinagbabawal ay ang mga imahe at rebulto Diyos-Diyosan. Ang problema lang, itong kay Dr. Jose Rizal, may kulto na ginawa, maliban na yung rebulto ni Dr. Jose Rizal ay ginamit nila, kinikilala nila itong mga kultong ito na si Dr. Jose Rizal ang bagong Kristo. O may mga kultong ganyan, ha? Kaya ingat. O, so, sa mga rebulto, kung tingnan natin Harper's Bible Dictionary, not all idols are images, but not all religious images are idols. Si Gary Bertrudis, good afternoon, Bro Wendell. Nanonood ako palagi sa iyo. Maraming salamat po. Si Elena Tipiche, gandang hapon, Bro Wendell. Si Rinaldo Kaulian, Kaluyan, hindi po ipapalit ang kinagisnan kong reliyon. Father Darwin, Katoliko ako mula, simula. Kaya dapat pag-aralan natin ang ating pananampalatayang Katoliko din, kapatid. Hmm? Dahil, shout out daw umano. No. So, si Ellen Cabales, Father, pag-pray mo ako na ang lahat na mga katanungan ay masasagot ko sa at sana ito ay patuloy gang dulo ang naumpisahan ko mula sa 2019. Salamat po Father, hindi po ako pare, hindi din ako madre, li ako, no? Maliban na ni Father Darwin. Si Mark Milius, good afternoon, Bro Wendell, watching from Quezon City. Laging nakikinig sa inyo. Maraming salamat po. Si Pretty Marshall, good afternoon, Brother Wendell, at sa lahat na sumusubaybay. Si Ging Keker Family,
Good afternoon, Bro Windel, punto-punto sa lahat ng mga CFD sa Labason, Sampuanga del Norte. Si, ano to, Kahidit? Good day, Bro Windel, watching from General Cavite. As lang po kung ano ang pinagkakaiba sa occult third eye at natural psychic ability, natural infused knowledge. Oh. Yung, yung natural psychic ability, bawat isa sa atin dahil sa kapangyarihan ng ating kaluluwa, meron tayong psychic ability. Ngunit itong psychic ability na ito ay isinarado ng Diyos para hindi tayo basta-basta na maharas ng demonyo. No, tandaan natin yan. Sinarado ito. Yung sinabi mong occult psychic ability, nabuksan ang psychic ability na sarado, nabuksan ito dahil sa paglakpit ng mga albularyo, mga mangtatawas, at occult practices, o kaya sa mga occult contamination galing sa ating mga ninuno. Yun ang malaking pagkakaiba diyan, kapatid, no? Si Henry Montrillion, mayong hapon, Ruindel, no? Yun ang pagkakaiba. Okay, Jerry Ponce. So, ngayon, tuloy na tayo sa pagsagot dahil biglang nag-brand out. Imagine, anong sabi ni Pastor Canonigo? Sabi niya mga... Ano kapatid? Ang sinasabi ng Diablo sa tuwing tinutukso niya ang ating Panginoong Hesukristo na mababasa sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9? Ito po ang sinasabi ng Diablo. Ibibigay ko sa iyo ang buong sanlibutan, ang buong daigdig, ang buong Katoliko, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Yan. Nasa San Mateo 4 daw. San Mateo 4, 8-9. Sige nga, silipin natin ha, kung totoo ba itong sinabi ng pastor na ito. Ito, San Mateo 4:8-9. Muli siyang dinala ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng paghahari sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nito. Sinabi ng Diablo sa kanya, lahat ng mga bagay na iyon ay ibibigay ko sa iyo kung magpatira pa ka at sambahin ako. Asan ba ang sinabi niyang ibibigay ko ang buong Katoliko? Ha? Di ba? Anong sabi niya? Ano ang sinasabi ng Diablo sa tuwing tinutukso niya ang ating Panginoong Hesukristo na mababasa sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9? Ito po ang sinasabi ng Diablo. Ibibigay ko sa iyo ang buong sanlibutan, ang buong daigdig, ang buong Katoliko, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Yan. Dito pa lang mga kapatid, supalpal na. Sandali ha. May nagtanong sa pananampalataya at katuwiran si Sandy Camacho, Bro Windel, ano po kaya ibig sabihin ng aking panaginip na kayo, na kaya kong lumutang sa hangin? Maraming bisis na po nangyari ang panaginip na ito. Una, huwag kayo basta-bastang maniniwala sa panaginip because our enemy, the fallen angel, can manipulate even our dreams. Kaya nga, subukan niyong magro-rosaryo together with the family at mag-bless after sa pagro-rosaryo. Di po ba maranasan niyo talaga na ang ganda ng takbo sa tulog ninyo? Subukan niyo yan. No? Posible na yung, di man tayo magbasa ng panaginip. Bakit di tayo pwede magbasa? Dahil ang pagbasa ng panaginip, occult yan. Occultism. At yung mga mahilig magbasa kung ano ang ibig sabihin sa kahulugan ng kanilang panaginip, may mga pangyayari na yung mga anak nila at ang mga apo, dahil occult kasi yan, pumasok sa occultismong gawain yung pagbabasa sa panaginip,
ang kanilang mga anak o kaya apo ay magiging biktima sa tinatawag na somnambulistic type of demonic position. Ano po yung somnambulistic type of demonic position? Yung habang tulog, bigla lang tumindig, naglakad at nakapunta sa isang lugar na hindi niya alam bakit nakarating siya diyan. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, just like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na mabigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid, inaniyahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dennis Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Si Bayong pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodeo et Iglesia.